Huwag maging maurirat. Ang sabi sa 1 Thessalonians 4 verse 11, pagsikapan ninyong mamuhay ng tahimik. Pag-ukulan ninyo ng pansin ang sariling gawain at hindi ang sa iba. Maghanap buhay kayo tulad ng itinuro namin sa inyo. Isa sa mga panggulo sa buhay ay ang mga taong maurirat, mahilig magtanong, kumalkal ng hindi dapat kalkalin, alamin ang hindi dapat nalalaman, buksan ang mga takip at pasukin ang bawal pasukin. Ito ay ang mga taong disrespectful sa privacy ng iba or even yung comfort ng ibang tao. Sila ay mahilig makialam at mag-imbestiga sa buhay ng may buhay. Daig pa ang investigador. Mahilig makialam, pero kahit pa nga kapamilya at malapit sa inyo, dapat din silang binibigyan ng privacy. Isa ito sa mga marapat na matutunan ng mga magulang na habang nagkakaedad at nagpapakita na ng maturity ang inyong mga anak at sila ay nagiging more able to manage their lives, dapat ang mga magulang minsan should ask less and less question, katulad ng anong ginagawa mo doon, saan ka pumunta, magkano ang bili mo dyan, ano yan, bakit ganito, bakit ganyan. Of course, hindi natin maiaalis yan sa mga magulang dahil kahit anong edad natin, magulang natin sila. Habang nandito tayo sa mundo, ang magulang natin ay magulang. Lagi silang magtatanong at mag-aalala. Sa mga formative at teenage years ng inyong mga anak, gusto nating huwag silang maligaw ng landas. Inaalam natin ang pasikot-sikot ng buhay nila. Pero dapat ding dumating sa punto na ina-acknowledge natin na mga mature na ang mga anak natin, lalo na kapag above 25 years old na sila. Kaya kung minsan yung mga anak ay maagang nag-aasawa, minsan hindi pa lagi at hindi natin nilalahat, o kaya yung mga anak na umiimbento ng trabaho sa malalayo, matakasan lang ang mga magulang dahil hindi iginagalang ang kanilang privacy. Siyempre ang mga magulang, malakas ang pakiramdam niyan. Alam nila kapag may problema ang kanilang mga anak at iba na rin yung level ng discernment. Kaya mga anak, huwag din namang sumama ang loob niyo kung nagtatanong ang inyong mga magulang. Depende rin yan kung paano niyo tinatanong ang inyong mga anak. May pagdududa ba or with concern? Pag may mga taong ayaw pag-usapan yung buhay nila, huwag nating tanungin. For example, gusto mo ikalkilin ang buhay ng iyong kapwa, kaibigan mo man yan, kapitbahay, churchmate, sa ganito, si ganyan, o kung sino pa mang Poncho Pilato yan. Kung ayaw nilang pag-usapan, huwag nyo nang tanungin. May kasabihan nga, ask me no question and I'll tell you no lie. Most of the time, maraming tao are compelled na magsinungaling dahil tinatanong sila ng mga katanungan na ayaw nilang pag-usapan. O kaya naman, yung mga topic na masyado ng personal. Kaya dapat tayo bilang tao, alam din naman natin ang ating hangganan. Paminsan-minsan, kailangan nirerendahan din natin ang ating mga dila. Lalo na, kung hindi naman natin masyadong kaklose yung ating kausap, o kahit pa nga kaklose natin. Kasi hindi naman lahat ng bagay ay kailangan nating malaman. Lalo na,
kung wala naman talaga tayong kinalaman doon. We should respect people. Anak mo man yan, magulang mo, kamag-anak, tiyahin, kahit nga yung mga alaga nating pets. Pag natutulog sila, huwag nating buhat-buhatin at lambing-lambingin. Kasi nga tulog. Igalang natin ang kanilang nap time. Parang yung mga baby din, kahit sobrang cute nila, kapag natutulog sila, hayaan natin silang matulog. Or for example, may kausap sa telepono yung inyong kapamilya, huwag kayong tanong ng tanong kung sino yan, anong sabi, bakit ganito, bakit ganyan. Kasi kung may kinalaman kayo dun, definitely ay sasabihin sa inyo kung ano yung pinag-usapan tungkol saan o sino yun. Pero kung hindi naman sinabi sa inyo, ibig sabihin, wala kayong kinalaman or hindi naman masyadong importante. Huwag tayong magtatampo kapag may mga bagay na hindi sinasabi sa atin ng ating mga anak, ng ating mga magulang, o ng ating mga kaibigan. Kasi meron silang mga bagay na gusto lang i-keep sa kanilang mga sarili lang or between themselves at sa Panginoon. Let us give people the pleasure and the leeway to volunteer information. Kasi kung gusto nila yung sabihin sa inyo o gusto nilang ikwento, hindi nyo sila kailangan pilitin. Hindi nyo kailangang ukil-kilin o uriratin yung mga bagay-bagay. Kusa silang magsasabi kung kailangan nilang inyong opinion o ang inyong tulong or kailangan lang nila ng someone na makikinig sa kanila. So huwag tayong masyadong maurirat. Mind our own business. God bless us all.